Kapamilya, isang ina mula sa Pasig City ang umaapila ng tulong ngayon para sa kanyang 3-year-old na anak na nasuring may stage 4 hepatoblastoma o liver cancer na nga na tinatawag. Sabi ni Sarah Joy Luzon, nakatakda sana ang huling chemotherapy ni Nino Thaddeus noong June 8. Sa isang pampublikong paggamutan sa Quezon City, pero hindi natuloy dahil nilagnat at nadapuan po ng iba pang komplikasyon. Patuloy pa rin inoobserbahan si Nino Thaddeus sa ospital na ito. Ang ama ang kanyang tagapag-alaga at bantay sa ospital. At ngayon po, kumakatok sa inyong mabuting kalooban ng nanay ni Nino Thaddeus Luzon. Si Sarah Joy, nasa Zoom natin si Sarah Joy. Hello, Sarah Joy! Hello po, Ma'am Winnie. Okay, so mula nung June 8 na na-admit itong si Nino, hindi pa nakalabas, ganun ba? Hindi pa po, Ma'am. Hanggang po ngayon nandun pa rin po siya sa ospital. Anong komplikasyon naman ang dumapo dun sa bata? Bakit hindi natuloy ang chemo? Bali po kasi, Ma'am, nung June 8 po, Ma'am, admit kayo muna po siya, Ma'am. Naibigay na po yung chemo niya pong huli po. Okay. Kaso po, but 3 days po kasi yun, Ma'am. 3 days yung chemo niya po. 2 days lang po yung naibigay. Bali yung isa po naiwan. Kasi po, yun nga po, Ma'am, bigla po siyang nagkalagnat at bigla pong lumaki po yung tiyan niya. Ang sabi ng doktor, bakit daw nagkaganon? Yun po, Ma'am. May mga test pong pinagawa. Nung una po, Ma'am, pinagawa po yung x-ray, abdominal x-ray po. Wala naman pong nakita doon, Ma'am, maliban lang daw po sa tubig at hangin. Kaya, makalipas din po, Ma'am, yung mga ilang araw po, medyo nag-worry na po ako kasi sabi nila mawawala na lang daw po. Okay. Pero after po ng ilang days, siguro 2 days po, parang lalo pong lumalaki yung tiyan niya. Kaya po sabi ko kay Doc, Doc, bakit po ako di lumiliit pa rin yung tiyan? Sabi niyo po, Doc, mawawala na lang po yung ganito niya. Kaya po nag-request na naman po sila ulit ng ultrasound, full abdominal ultrasound po. So, doon po sa ultrasound, Ma'am, wala naman pong nakita. Yun da rin po doon sa x-ray po. Yung tubig at may hangin po at tubig. Paano daw palalabasin? Ang ginawa po nila, Ma'am, nag-suggest po yung ano po, Ma'am, nalagyan daw po muna ng NGT po, Ma'am. NGT? Opo, yung nasa ilong po, para daw po makasingaw po yung hangin at saka yung ibang fluid daw po ay mailabas po. Ganon? Na NGT ba? Opo, Ma'am, na NGT na po siya, Ma'am. Pero nitong isang araw lang po, Ma'am, tinanggal na po, Ma'am. Kasi medyo nag-okay na po yung tiyan niya, Ma'am. Lumiit? Lumiit na po, Ma'am. Pero after na naman po, Ma'am, natanggalin yung NGT. Ngayon po, nagsisimula na naman pong lumaki yung yung tiyan niya. Medyo lumulobo na naman po. Hindi pa po magawa-gawa yung CT scan kasi kailangan po namin ipa-CT scan sa labas po. Bakit? Ilalabas? Walang CT scan dun sa ospital? Meron po, kaso po sira daw po kasi yung CT scan nila kaya hindi po magawa yung CT scan sa ngayon. Kaya ang pinalapit po ako sa ibang diagnostic po para magtanong kung abutin daw po magkano yun. Kaso din po, Ma'am, nailalapit din po sa ibang kaso po. Yun nga po, Ma'am, wala pa, hindi pa po na-approve. Ganun. Magkano daw ba yun? Yung pina-quotation ko po, Ma'am, 20,000 po yung nasa quotation po. Pero tutulungan ka nitong ospital na ito para i-transport si Nino papunta doon sa diagnostics. Opo, Ma'am. Mabuti naman. Kasi ibang na naman yun. Bang gastusin na naman yun kung sakasakali, di ba? Dahil ambulansya yun. Sarah? Opo. Sige, so kailangan ninyo ng pampa
pampa-CT scan, tapos yung iba pang mga pangangailangan ninyo, ganon. Hello po. Oo, naririnig mo ba ako, be? Opo, ma'am. Oo, sige, sige. Oo, sige, bali, be. Bali po kasi, ma'am, ano po, ma'am, bali, iba din, may ibang case din po kasi siya, ma'am. Huh? Hindi lang po kasi yung liver cancer, kaya po, hindi lang po kasi yung puros, ano lang po kasi ngayon, ma'am, yung kinakain niya, dede, yung milk po, at saka yung panggastos po namin sa papunta ng ospital, yung mga supply po nila. Mm-mm. Yun din po sana yung ihinihingi ko po ng tulong dito sa programa po nyo at sa mga tulong squad. May tatlo ka pang anak, ano, Sarah? Pang ilan si ninyo? Bale po, siya po yung bunso, ma'am. Lalaki po. Yung nag-iisa pong lalaki namin. Since birth po kasi, madam, ano po eh, pinanganak na po siyang may Dandy Walker syndrome po. Oo, ano ba yun? Ano po siya, ma'am, yung para po siya mga kapatid po ng hydrocephalus po. Ah, okay. Na yung back brain niya po, hindi po nag-form normal na katulad po sa mga bata na pinapanganak po. Kaya po yung ulo niya po noon habang hindi po naoperahan ay lumalaki po. Pero ngayon, nabalitaan ko noong May 10, ito lang, 2023, inoperahan na siya. Tinanggal na yung tumor, tapos inayos na yung urn niya, no? Meron din siyang luslos. Tapos, meron din, inayos na rin yung intestine malrotation. Tapos yung hydrocephalus niya, naayos na rin. Tama ba, Sarah? Naku, nag-statue dance na naman si Sarah. Sarah. So, tulong squad, 3 years old lang itong ating unang pasyente. Medyo marami tayong dapat tawag dito, tugunan sa kanyang pangailangan. Dahil parang pakiwari ko, pati itong si Sarah, medyo naliligalig na. Gawa ng patuloy pa rin daw ang paglaki ng siya nung bata at hindi maintindihan kung bakit. Ay, naku, syempre, sa mga ganitong pagkakataon, kailangan man lang kahit isang tinik. At yung isang tinik, mahugot lang natin dito sa puso ng kanyang nanay. At ang tinik na yan ay matatanggal, mapapawi dahil sa ating pagtulong. Sige, si Sarah nasa line, hindi. Si Sarah nasa Zoom pa rin, okay. Line 1, hello Sarah. Hello po, Ma'am Winnie. Oo, sige Sarah, manawagan ka, nakikinig ang ating tulong squad para tulungan nila si ninyo mo. Sa mga mabubuti pong puso, nananawagan po kaming pamilya para po sa anak po namin na si Ninyo, na sana po ay matulungan niyo po kami sa mga ibang gastusin po na talagang hindi na po talaga kasi namin alam kung saan po talaga kami kukuha ng panggastos po sa kada punta po namin sa ospital at saka yung iba pong pangangailangan ni Ninyo. Sana po ay matulungan niyo po kami kasi po hindi po kasi madali yung pupunta lagi sa ospital yung anak po. Ilang days na po sa ospital, 18 days na po kami. Yung asawa ko po, 18 days na po siya. Sana po ay matulungan niyo po kami. Okay. Yan po, ma'am. Oo. Sarah, saan sila pwedeng magpadala ng tulong? Pakibanggit mo lang. Pwede po sila po magpadala sa GCash number ko po, ma'am. 0945-169-2765 po. Okay, sige. 0945-169-2765. Yan ang GCash account ni Sarah Joy Luzon. Sarah, alam ko mahirap yung pinagdadaanan ninyo dahil napakabata pa nitong si Ninyo. Pero
una, ipagdasal natin ang kanyang kondisyon. At kayo rin, pagdasal nyo rin ang bawat isa para mabigyan tayo ng lakas para harapin ang pagsubok na ito. Pasasaan ba't darating din ang tulong para kay ninyo, ha, Sarah? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Oo, sige. Intay-intay lang tayo. Tutulungan tayo ng tulong squad. Maraming salamat sa iyo, Sarah. God bless you. Thank you po. God bless po.